ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD, Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWD, 1134 kHz, Katropa Radio. Iba tayo. Magandang hapon po. Ito po ang anti-drugs. Ako at iba pa. Ito po ang inyong lingkod, Bubot Sarmiento. At ngayon ay Oktubre 17, 2018. So, araw ng Merkules. So, Simba. Araw ng Mother Perpetual Help. So, mga katropa, wala na ba akong boses? May boses ako. Okay naman ho, ah. Ang ganda ng camera namin dahil ang ganda ng lips ko eh. Lumalabas, wala ho akong lipstick. Kasi yan ay gawa ng pretty looks. Pretty looks lang talaga ang gumagawa niyan. Kaya ho maganda ang lips ko. At saka maganda yung camera at saka mahusay ang mga technical people ng DWD. Iba tayo. Yun ho yun. Anyway po, bago po ako dumaldal, gusto ko malaman nyo na meron tayong guest performer, isang singer, isang seaman, at mamaya-mamaya pakikinggan natin siya at pakikilala ko siya. At natural, nandito ang in-house natin na singer, walang iba kung hindi si Anse Aguro na marami nang nakakakilala sa kanya. At ngayon naman, pakinggan po natin ang mga balita sa paligid, no, ng Pilipinas. Kunti lang po ito. Pagkatapos po, pakinggan natin kung anong update ng PIDEA sa atin dahil po nandiyan ang ating kaibigan, kapartner, katropa, walang iba kung hindi si, at isa siyang ako kung hindi si PIO Director Derek Carion ng PIDEA. Go ahead, Iha, you are... Irish, magandang Irish. Hapon po. Ako po si Irish Layas, ang inyong junior katropa na makakasama ngayong hapon. At narito po ang mga balita. Nadiskubre ng mga otoridad na hindi puro ang shabu na kanilang nakuha mula sa target nilang tulak ng ilegal na droga sa isinagawang buy bust operation sa Quezon City. Peking pera naman ang ginamit ng mga pulis bilang marked money. Sa ulat, sinabing isinagawa ang buy bust operation sa isang palengke sa Barangay Bagbag sa Quezon City para madakip ang target umanong tulak ng droga na nagngangalang si Ryan Ceblano. Umorder ang nagpanggap na buyer ng 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 200,000 piso. Nang magkaabutan na, kaagad na inaresto ang sospek kasama ang kasabwat nitong minor de edad at nadiskubre nga nila na ang kasamang na may kasamang dinurog na candy ang nakumpiskang shabu. Aminado naman ang mga sospek na delikado ang kaniyang ginawa at maaaring buhay ang maging kapalit. Samantala, patay ang 3 drug suspect sa Talisay City, Cebu nang manlaban sa mga pulis sa isang buy bust operation madaling araw nitong Miyerkules. Sa ulat, sinabing nangyari ang engkwentro ng matunugan ng mga suspect na pulis ang kanilang katransaksyon. Una umanong nagpaputok ang 3 suspect kaya napilitang gumanti ang mga otoridad kaya napatay ang mga ito. Na-recover mula sa mga suspect ang 2 kalibre 38 na revolver at isang kalibre 45 na baril.
ang inisyal, ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, sangkot din umano ang mga suspect sa robbery, gun for hire at droga. Samantala, dalawang lalaki sa barangay Tonsuya, Malabon City ang arestado matapos mahulihan ng ilegal na droga. Kinilala ang mga suspect na si Eduardo Anota, 50 anyos, at ang kasama nito na si Joel Letran, 52 anyos. Ayon sa Malabon City Police, nahuli ang dalawa matapos makitaan ng kahinahinalang kilos sa isinagawang upland galugad sa barangay Tonsuya. Nakuhaan ng dalawang sachet na sabu ang dalawa ng sila'y kapkapan. Agad namang dinakip ang dalawang nasabing suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At patay ang isang drug suspect matapos manlaban sa mga otoridad sa barangay Bangkal sa Mekawayan City, Bulacan. Nakilala ang suspect na si Rudy Vidal na gumagamit ng pangalang Arvin, 34 na taong gulang na residente ng Valenzuela City. Ayon sa mga operatiba ng Mekawayan City Police, hating gabi ngayong araw nang magkasasila ng operasyon sa nasabing tulak ng ipinagbabawal na gamot na si Vidal. Ngunit nakutuban ang nasabing suspect na pulis ng kanyang katransaksyon dahil bumunot ito ng baril at pinaulanan ng bala ang mga otoridad. Gumanti naman ng putok ang mga pulisya na nagresulta ng pagkakapatay kay Vidal. Nakuha ang isang kalibre 38 revolver at 5 pirasong sachet ng shabu na nagkakahalaga ng higit 6,000 piso. Ayun po ang aking hatid na balita ngayong hapon. Okay, good Irish at... fake yung pera, well, tapos yung binebenta, adulterated o may halo, may ang ibig sabihin. Candy. Buti nga, mabait-bait siyang candy ang hinalo eh. Yung iba, formalin daw eh. Uh-huh. Yung iba, talagang tawas. Yung iba, albatros. Uh-huh. So, candy kasi, magkano candy ngayon? Mentol. Piso. Piso isa. O, kung bibili siya ng albatros, may amoy pa, baka mahalata masyado. So ito, may minor de edad na kasama. Opo, may minor de edad na kasama. So talaga pong lahat ng klaseng tao ay involved. Marami tayong mga kababayan na involved sa illegal na droga. Wala nang pinipili eh. Diba? Bata, pinakabata, ginagawang kurier, lahat na ng gender, ginagawa din. Lahat na ng klaseng tao, all walks of life. Yes. Diba? Hindi na ito katulad ng dati, puro mayaman. Opo. Ngayon, yung pinakamahirap, yung pinakamabata, yung pinakamatanda, nababalitaan din natin sa mga news na meron mga may edad na, mga 80, tumutulak pa ng droga. Sabi ko nga sa inyo, hindi po ito matitigil ng overnight lang. Pero ang maganda dito ngayon ay natututukan. Hindi katulad dati na parang bingi at ang ating kapulisan, ang mga nanguhuli. At yung iba naman ay ginagatasan lang. No offense meant, Marami hong PNP, police, DEU, PNP, nung araw, involved sa drugs na humuhuli. Marami hong matitino. Pero meron din hong mga mailan-ilan na involved talaga sa droga na person in authority. Okay. Ngayon, pag sana nga, nung araw, hindi nakikita ko parang bahala system na eh. Hindi pinakikilaman eh. Ngayon, at least nasusumbong. Meron kasi akong katanungan itong ako ayoko sa bawal na droga. May tanong sa aking Facebook. Ang tanong, dapat bang isulong ang death sentence sa mga drug lords, financiers, protectors, big-time drug pushers, at ang mga, lalong-lalo na ang mga person in authority na sangkot sa illegal na droga. Sino ba itong persons in authority? Hindi ba ito yung mga police, teachers, yung may mga tinitingnan na principal. These are persons of authority. In authority rather. Di ba? O yung mga boss mo. Yes. Lalong-lalo na yung mga nagpapatubad na labanan ng illegal na droga. Ito gusto ko isama ng ako, isama
sa magkaroon ng death penalty dito sa mga taong to. Dahil ikaw eh, yung police, let's just say, yung police, pinagkakatiwalaan mo siya eh. Person in authority yan eh. Diba? Yung principal mo, di ba meron nakita mo, nagbebenta ng, isang teacher, nagbebenta ng marijuana doon sa mga estudyante? Eto, sa akin po, death penalty to. Bakit po pinagkatiwalaan ka ng magulang ng mga estudyanteng ito? Pinagkatiwalaan ka ng mga mamamayan, isa kang police o isa kang law enforcement against drugs to protect us? Tapos ikaw pa magtutulak, ikaw pa magiging financier, ikaw pa, you know, things. Dito sa kanila, siguro, hindi ho siguro, ako'y naniniwala na maraming tao na katulad din ng ako na gusto ang death penalty dito. Wala ho eh. Wala ho po pwedeng patawarin dito dahil ito'y kasalbahihan na sa kapwa mo tao. Ikaw, katulad niyan, isa pa, yung mga drug surrenderies naman. Ito mga drug surrenderies, dapat bigyan tutukan ng local government nila, lalong-lalo na ang barangay, yung mga sumurrender, kung kailangan i-rehab, tutukan nila. Hindi yan sumurrender. O, sumurrender si Kula, si Pedro, si Maria, tapos wala na. Ang akin po ay tutukan nyo to. Tapos mag-coordinate tayo sa local government, tayo upper tongue barangay, sa local government na magkaroon ng trabaho. Hindi ba? Kasi ho, pag wala hong trabaho itong mga ito, babalik na ito sa paggamit at pagtutulak. Yun ang aking nagiging problema. Nandiyan na ba si atin? Wala pa? Okay. So, ako ba may katwiran dito na dapat bigyan ng trabaho? At saka alam mo, ikaw, meron ka kakilala, kapitbahay mo, eh matagal na siya na rehab, di ba? Ang tingin mo pa rin sa kanya, ano? Dating addict. Dating addict. So, yung stigma ho, dapat matanggal natin. Uh-huh. Yun ang nakakaawa. Kung tumino na, at maayos na, mabura na yung ano niya, yung kanyang title. Kaya ngayon ang sinasabi ko, yung mga addict o mga nagkasala sa illegal na droga, para ho kayong bakang minarkahan yung property ko to. Uh-huh. Kasi habang buhay, nakatattoo sa'yo yun eh. Hindi ba? Opo. So, nakakalungkot. Dahil ho, meron isang ama na dating addict na na-rehab, tumino naman. Eh, nanligaw yung si anak sa isang babae. Anong sasabihin ng nanay? Eh, tatay niyan, dating addict eh. Yung bang dati na nga, addict, may pagdududa pa. Itong stigma na ito, dapat po nating talagang tanggalin. Diba? So, bigyan natin ng pagkakataon. Ang ako, ayoko sa bawal na droga ho. Hindi ho yan lumalaban sa mga umaapi sa mga drug users. Bakit po? Sila po ay biktima ng society. Yes. Kailangan po rin natin alalayan. Sabi ng iba, eh, anong pakialam po sa kanya? Bakit ba alalayan yan? Eh, titigas ng ulo eh. Nag-addict-addict na yan eh. Kailangan pa rin pong alalayan yan. Kaya sino ang dapat umalalay unang-una? Ang kanyang barangay. Mm-hmm. Makita, subaybayan ng kanyang barangay na itong tao ito ay na-rehab at na magkaroon ng trabaho. Na dapat po talaga yung kampanya laban sa illegal na droga ay hindi lang natatapos sa pagsuko nitong mga gustong magbago dahil eh marami rin ang sumuko eh, di ba? Involved na naman sa droga, nahuhuli. Yes. Ito as news, ito ay dating sumuko. Dati na siya sumuko, ayun. Eh, marami yung loko-loko kasi. Mm-hmm. Susuko yan, akala niya, ligtas na siya dahil sumuko siya. Akala ang paniwala niya, ligtas na siya. So, na hindi na siya huhulihin. Hindi na siya babantayan. Ang maganda, nababantayan pa rin siya. Kaya lang po, bigyan ho natin ng kinabukasan. Tama. Yung tamang kinabukasan po. Papaano ito? Sasabihin, ito naman si Bubot, nagmamagaling eh. Hindi po eh. Alam mo, sa City Hall na lang. Ito, identified mong constituent mo yan eh. Sa sanitation na lang, department. Bigyan nyo ng trabaho yan. Ha? Bigyan mo ng trabaho, lahat ng establishment, commercial establishments, bantayan ang kanilang sanitation. Mm-mm. Ilan yan?
Ang dami ho. Walang pondo. May pondo kayo. Makakagawa kayo ng pondo para paswelduhan itong mga to. Di ba? Yes. Para tuloy nakakapag-aral pa rin ito kung kailangan makapag-aral. Yun ang tutok ang kailangan. Tutok ho. Ang gusto natin makita dito. Kasi hindi ho natin pwedeng pabayaan ito eh. Para ho nating mga anak ito na kailangan natin tutukan. Well, meron mga bata na talaga sobrang tikas ng ulo, pero ito, ganun din. Tingnan natin. Diba? So, yun ang tutok. Hindi po ako nagmamagaling. Hindi po ang ako nagmamagaling. Pero ito po nakikita. Sa barangay lang. Oh, di dito, tutukan natin kung ano trabaho pwede natin ibigay. Hindi puro tayo basketball tournament, sports tournament, ano pa ba ho ang ano. Meron nung kakayanin. Pwede silang maturuan magsalita about illegal drugs, na mabibigyan sila na allowance every time they will campaign for that. Ganun yun eh. Tapos naman, sa city government, sabi ko nga, sanitation, business permit. So, ilan yan? O, kayo magiging inspector ngayon ng business permit. Lahat dyan, kung tingnan nyo kung sumusunod ito sa patakaran natin, hindi ba? Apo. Can you see what I'm talking about? Na pwede magkaroon po ng trabaho itong mga taong to. Now, kung sila ho ay maabuso at babalik pa sa paggamit ng illegal na droga at lalo na sa yun ano, na. Eh doon na ho natin ikulong. Yun na yun. Yun na yun. Ngayon, kung magiging big time po siya roo sila, eh sagot ka na ng death penalty. Yun. Ako naniniwalang maraming may gusto nito. Sabi nung iba, mayayaman makakalusot dyan dahil may mahusay na abogado. Pero at least may paraan ho tayo. Kaya pag-usayan natin kung mayroon tayong mahusay na DOJ. Diba? Yun din ang tutukan ng bawat isa. Yun ang sa akin lang at nakikita ko, hindi puro sinasabi, ano? Surrender! Ang 100 tao, anong ginawa nyo sa surrenderies? Wala na. Tapos na. Pinapirman, pinag-exercise, pinag-sumba, ano na? Tapos eh, magdi-declare tayo na drug-free ang ating barangay. Pag drug-free, walang gumagamit ni isa dyan. Dahan-dahan tayo sa pag-declare ng drug-free barangay. Yes. Kaya ito ho ang aking sinasabi dito. Hindi ho basta tayo tumitigil na sumurrender lang siya. Bantayan. Bigyan ng tamang kinabukasan. Yun. Monitor. Kailangan magkaroon ng batas na ang bawat barangay magre-report sa city government kung anong ginawa nila, sino-sino tao ito. Talaga ang personalan nito eh. Pagdating naman sa city government, magre-report sila sa DILG. Pag-report nila sa DILG, eh ganun ang mangyayari. Hindi po natin raw makontakt sa ating PIO Director Derek Carrion. Dahil po kanina, sabi niya ho, meron silang conference sa NBI. Ito po yung pinag-uusapan, yung tungkol sa magnetic lifter na ating kinalulungkot, nakasungkot. Yan, allegedly, ha? Nakasangkot ang taga-PIDEA. Yes. Isang taga-PIDEA, isang taga-PNP, at nakakalungkot po yung sila yung mga kaibigan ko. Kakilala, kaibigan, nakasama sa trabaho, tsaan sa paglaban sa illegal na droga. Sana po ay walang katotohanan ito, pero po kung sila po ay guilty at that, yun na. Sagutin nyo ito, dahil ako walang kapatawaran sa akin eh. Nakakalungkot po na sila ng mga responsibilidad dapat sa mga ganitong issue, eh sila pa yung... Isipin mo, nag-uusap kayo pare-pareho ng laban sa illegal na droga, yung pala, at the back of these people, uh-huh. At the back of you, etong mga taong ito, eh, ito pala. Yes. Binabati ko si Miko Barcelon, guwapo daw siya, andyan din si Lolet, andyan din si Margie, andyan din si Sarah Abubakar, ating mga nakikinig sa atin. So, I wish, kung ikaw ang nasa Kongreso, ano ang gagawin mo? Anong batas laban sa illegal na droga ang itutulak mo? Siguro po more on educational approach naman sa ano, illegal na droga. Kailangan ma-inform ang mga kabataan
kahit sa tingin ko po sa paaralan, kasi nandun yung nagtuturo, nandun yung teachers, kailangan na rin siguro yung malaman nila na ano ba yung droga, masama yan na ang droga. Tama yan sinasabi mo. Ito ho ay isang estudyante, narinigan na natin. Ang ako has been doing anti-drug awareness. Pinakabata namin are grade 3s. Binibigyan namin ng libreng drug awareness. Kasi yung mga kabataan tulad nyo eh, medyo, alam na namin yan, di ba? So, ito yung mga kabataan, nasa batas to ng Republic Act 9165, Article 4, Section 4243, na dapat ang bawat eskwelahan at out of school youth ay mabibigyan ng tamang kaalaman. Tamang kaalaman. Sa illegal na droga, okay. Medyo hindi ho ito siniseryoso. Kaya kung ikaw ay mapupunta sa Kongreso, talagang dapat itulak mo to. Dapat ang DepEd magre-report kung ano na ang mga ginawa ng kanilang mga division head, ng mga teachers, kung ano na accomplishment. Dito dapat meron isang opisina na magko-collecta lahat nito. Mm-hmm. And then, ditong credentials sila, dito papasa. Diba? You know, at saka as young as grade 3. Kasi tayo, bata tayo nung araw. Ikaw lalo na, batang-bata pa. Pero nung nag-umpisa tayo, tinuro ng ating magulang at ating maestra, ating mga teachers, o anak, bawal ang mag-litter. Di ba sinasabi yun, bawal kang magkalat. Opo, kasabay dapat yun sa pagtuturo ng mga sa mga bata. Natatandaan mo yun, kailangan itapon mo sa bin, sa trash bin. Yes. Oh, katulad ng pagtawid, sinabi, Opo. Oh, bago kayo tumawid, saan kayo titingin? These are the things to instill in the young minds. Oh, droga, ito na, sabihin na natin ito. Yes. Kasi alam mo, sa experience ng ako, nakita nila kung paano itong mga inosenteng bata mag-react. Alam mo, nakakatuwa. Yung mga grade 3, sasabihin lang, tatay ko, gumagamit niyan eh. Shocking. It's shocking. It's very saddening. Nakakalungkot. Pero natutuwa ako yung pagka-inosente nitong mga batang ito. Talagang makikita mo sila pa. Yung kuya ko po eh, dududa sa likod ng bahay namin eh. These are the things that we need. Na kailangan nun natin malaman ng mga kabataan na ito'y masama. Hindi ho yun. At saka ako ayoko nang bibigay ng forum, ng awareness, na may nagte-testify yung testimony nila na dati siyang drug addict. Alam mo kayo mga college o ako man, miskina nung bata, sabihin ko, oh, dati pala yung drug addict eh, tinaki-recover, ako titikim lang ako eh. Oh, di ba yan ang mga pilosopong salita? Bakit ko ipipresent sa inyo itong mga drug users dati na hindi nyo naman mararamdaman? Ikaw, nakikita mo yung tatay mo, nagka-cancer-cancer na sa baga eh, nagka-hirap-hirap na sa impaisema eh. Sinabi, dahil sa sigarilyo, tumitira ka pa rin ng sigarilyo. Kasi hindi nga na-instill nung kabataan mo. Kung hindi dito ka na sa, may malapit ka na sa maturity level, tuloy, iba yung na-absorb ng iyong, tawag ko nga dyan, blank tapes. Puno na yung blank tapes mo na hindi mo mabura. Makikita mo na nga yung tsuhin mo eh. Ubo na ng ubo, kung ano na, cancer na sa throat, cancer na sa lungs. Masama yun. Pero ikaw, sisigarilyo ka pa rin. Yes. Diba? May mga ganyan. Kaya ako sa mga kabataan, sabi ko, siguraduhin nyo lang, pag nagsigarilyo kayo, tapatan nyo ng 1,000 pesos. Sabi nila, bakit? Bakit naman 1,000 pesos? Unang-una, nag-iipon ka na para sa pang-hospital mo. Pangalawa, ito lang sasabihin ko, hindi siguradong na gagaling ka. Yun lang nga, sigurado ko, mahihirapan ka. Ganun eh. Ganun kasi ho ako makipag-usap. Diretso. Ayoko na maraming pabola-bola na talk. Diretsuhan lang tayo. Ako nga eh. Sabi ko nga eh, yung mga adik na ayaw tumigil na yan eh. Dadaling ko sa warehouse yan eh. Sige, take all you can hanggang mamatay ka dyan. Kung pwede nga lang ganun eh, di ba? At saka isa pa, maganda magkaroon ng batas na lahat na nakumpis kang droga,
on the spot na inspection na this is pure, this is how many percent purity, bubuhusan ko na ng cyanide. Tama. Nag-agree po ako dyan dahil palaisipan pa rin po hanggang ngayon sa akin na kung may nahuling ganito karaming drugs, saan kaya napunta? Saan well, in fairness, ano, yung mga nahuhuli na yan, na dineclare kung 10 kilos yan, talaga naka-imbak na yan. Kasi hindi nila masira eh. Dahil merong patakaran na kailangan ang judge ang magde-declare na pwede na sirain. Oh. Dapat magkaroon ng batas na pag nahuli on the act na ganyan, titingnan na ang quality ng droga, on the spot, bubuhusan na yan ng cyanide. Di ba maganda yun? Tama po. Matagal ko na kung gusto mangyari yun. Walang nakikinig. Oh, ang nakakatakot lang doon, kasi karamihan daw, dinideclare, sabi mo 10 kilos. Mm-mm. Pero meron na palang naitago na 5 kilo or more. Parang ganun yun. Pero akin, ang akin doon, eh pinakita ko na sa mga adik na cyanide ko na yan eh. Bahala ka sa buhay mo kung ang mabili mo may cyanide. Di ba? Yun lang ho yun eh. Sa akin ho, ang Pilipino, kailangan takutin. Naku, umuulan ng malakas. Ang layo ng parking ko. May payong ka ba dyan, Ronald? Oh, anyway, ho, tuwing hapon ho, umuulan na. Bakit kaya umuulan tuwing hapon? Sa palagay mo, talaga nag-iiba na ang klimado. Nag-iiba naman, magde-December na lalo. Ay, mag-December, dapat wala nang ulan. Ay. Kaya ikaw, pag magpapakasal ka, hindi mo alam ang klima ngayon, dapat mag-garden wedding. Pwede masisira. Anyway po, ayan ho, dito ang ating kabataan, si Irish. Yun, narinig nyo sa kanya. Siya ay sumasang-ayon. At marami siguro sa iyong katulad mo, sumasang-ayon din na magkaroon ng death sentence. Ikaw ba ay, death penalty? Sa mga drug lords lang. Hindi mo sa addict, ha? Hindi sa addict gusto ko kayong gamutin. Gusto ko kayong bigyan ng magandang kinabukasan. Dapat ho, bawat isa sa atin meron. Magkaroon ng trabaho, paano yan? Sasabihin na naman, nagmamagaling ka naman. Magagawa yan. Kung gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ganun lang yun eh. So, mga katropa, isa pa po, papayag ka ba, Irish? Dito tayo sa at ang iba pa portion. May panukala na noon na no garage, no car. No car. Ang tanong ko dyan, is this a pro-rich or pro-anti-poor? Kasi, ngayon lumalabas na, no? Marami ring sumasang-ayon, mas marami din na hindi sumasang-ayon. Kasi nga naman, ang transport system po natin dito, paano na? Ang transport system natin ay wala, cannot accommodate as many katropa, mga ating mga katropa. Di ba? Yes. So, ngayon naman, yung pumaparada na wala siyang garahe, okay. Alam nyo, marami yung ano yan, maraming chain, dikit-dikit yan. Pag wala nang bumili ng sasakyan, ano na economy mo? Babagsak. Babagsak. So, kaya marami yung naniniwala, it is not the solution sa trapiko. Ang solution sa trapiko, tutukan nyo yun ang mga nagtatrapik. Dahil ho, bulag silang lahat. Madalas, nagbabiolate na, kitang-kita na natin, nagbabiolate eh. Nandun pa yung nagtatrapik, bulag ho, nakatalikod. So, implementasyon, tunay na implementasyon ang kailangan dito. Batas, napakadami. Sa akin, ako sa private subdivision, kami puno na rin ang aming mga paradahan. But still, paano ho ang transport system? Ito ho ay hindi pa masagot ng mga nandiyan nakaupo. Tingnan nyo, ayusin lang natin ang trapiko. Ayusin natin, lalo na yung mga iskinita, yung sobrang dilit na iskinita, huwag kayo pumarada dyan. Diba? At saka magkaroon ng batas
na pag ikaw nagpatayo ng bahay, kailangan may parking ka sa underground. Yes. Pati establishment so. Eh ngayon, tayo ng tayo. Wala man lang underground parking na pwedeng sumagot. Di ba? Kaya ito ho, mga kababayan, mga katropa rather, hindi lang ho basta sagot na ganito. Pero bago ho ako makipag-usap pa ng iba, pabayaan ko pakinggan natin si Anz at saka si Jacob Tolentino na isa pong seaman. Si Jacob po ay isang seaman na po pwede ho nating pakinggan. Mamimiso natin to dahil usasakay na ito eh. Sa barko. Kaya nga ho sabi ko sa kanya kanina nung ini-interview siya, ingat sana kayo dahil yung mga pirates, no? Kawawa naman yung ating mga seaman. So, sino ang unang kakanta? Ikaw. So, ayan ho, si Anz. Binabati ko ho ang ating full supporter na si walang iba kundi si Doktora Mel Malabuyo. Nandyan ho yan sa paligid natin. Tapos, teka, basahin muna natin. Nandyan si Ferdy Abiles. Nandyan din si June Santa Ana, Dinky Metera, RBC, Paul Vidal, Delio Azeron III, the second. Ito po ang taga PhilHealth nating kaibigan, si Brian Duterte, ang ating supporter din po, si Joe Galsim ng New York, Joanne Laraquel ng Bagong Silang, si Ding Santos Castelo, ang ating ding naniniwala sa laban sa illegal na droga na si Leo Monteclaro, andyan din ho ang ating isang kaibigan na si Vicky Tamayo, andyan si Elizabeth Ramos, ang ating PNP Deg Ferdy Galang, andyan din po ang kanyang boss, walang iba ko hindi, si Madam Cherry Donato, andyan din si Mr. Yumang, and Leonor Asho. Sa laho ay karamihan sa kanlang comment, sila'y pumapayag sa death sentence. Sa drug lords, so, hindi sa drug users. Drug users should be cured, should be helped, should be assisted. Pero pag ayaw ho nila, doon na tayo mag-uusap. Diba? Maraming gusto makakawala eh. Alam ko maraming gusto, kaya yung mga drug users dyan. Okay na tayo? Okay na, si Anz Aguro, ang ating in-house singer. Pakinggan po natin siya. PUP ka rin. Check. Hi. Nabati ko lahat ng mga nanonood sa Facebook Live at sa lahat ng mga nanonood ng mga katropa dyan. Support ako. Song. Swear again, song para sa lahat ng mga masa na magkabaligan pa. Na ngayon, title nito nandito. Binabati ko muna si Dr. Ramel. Hello, Doc. Sasabihin sa iyo, kaunti na lang ang mga letra, ngunit sagot mo'y wala pa. Paubos na rin ang load ng cellphone kong dala-dala. Nasaan ka na kaya? Naglaho ka na lang bigla. Hirap mong hagilapin, ayaw nang mag-reply sa akin. Kahit na anong gawin, mga message ko'y sin pa rin. Kahit na anong gawin, ay ikaw at ikaw pa rin ang nais kong hanapin para lumiwanag na ang dilim. Nandito lang ako sa aking kwarto kung saan ay walang nanggugulo. Nandito lang ako sa lugar kung saan ay ikaw pa at ako ang magkasalo.
nakarating. Para na akong pranin, kani-kanino na humiling, para lang maiparating. Kahit ako ay madulin, basta muli mong tanggapin. Nagsusumamo kong damdamin, sana ay iyong dinggin. Nandito, nandito, nandito lang ako sa aking kwarto kung saan ay walang nanggugulo. Nandito, nandito, nandito lang ako sa lugar kung saan ay ikaw pa at ako ang magkasalo. Aking kwarto kung saan ay walang nanggugulo. Nandito, nandito, nandito lang ako sa lugar kung saan ay ikaw pa at ako ang magkasalo. Lugar kung saan ay ikaw pa at ako. Nandito, nandito, nandito lang ako sa aking kwarto kung saan ay walang nanggugulo. Nandito, nandito, nandito lang ako. Thank you. Ayan po ating kaibigan, ang in-house singer na anti-drugs ako, diba pa, na si Anz Aguro. Pakinggan natin naman si Jacob Tolentino na isa siyang seaman at siya ay sasakay na this week. Sige Jacob, pakilala ka muna bago tayo mapakinggan ang iyong boses. Okay. Sige po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jacob Ernest Tolentino from Bulacan, Santa Maria. Oh, layo ah. Okay. Samba. Yan, lapit natin dun sa ano. Okay. Okay. Yan po si Jacob Ernest Tolentino ng Santa Maria, Bulacan. Doon ka pa galing? Yung hometown ko po. Ah, hometown. Hometown. No? Ah, oh, sige. Go. Her name is Althea, the girl next door. How lovely person she is, the one I adore. The way she look and the way she smile, it makes me think she's never cry. Whoa, she's like a fantasy I've always dreamed of, like flowers in the garden that's never withered. How long will my love fill your hearts in vain, as if I'm in the desert waiting for the rain? Every second turns to hour, a day becomes a week. Whatever may happen, I'm willing to wait. Oh, Althea, when will I hold you? Please tell me quick if you love me too. Keep this fragile heart, you're the reason why it beat. Wish I could be with you, even just for a minute. Oh, she's like a fantasy I've always dreamed of, like flowers in the garden that's never withered. Oh, how long will my love
feel your heart sing bang, as if I'm in the desert waiting for the rain. Every second turns to hour, a day becomes a week, whatever may happen. As day goes by, I much more realize that I love you. I hope you feel it too. Desert, waiting for the rain. Every second turns to hour, a day becomes a week. Whatever may happen, I'm willing to wait for you, I'm willing. Okay po, yan po si Jacob Tolentino. Meron pa isa, hindi ba? Jacob? Okay. Isa po, na ano yung kinumpost mo? Recent. Opo. Ah, okay. Ang susunod po yung angkla. Angkla? Opo, para po sa mga dedicated, para sa mga marinong Pilipino na kabaro ko din. Ah, okay. Opo. Good. Sana po magustuhan po nila. Buhay ko
ligaya. Ako ay pabalik sa tulong ng may kapal. Papawiin ang iyong lungkot, di na magtatagal. Sa pag-usad nitong barko, ikaw ang umaalon sa isip ko. Ang tanging baon ay pag-asa na balang araw ay makakapit. Thank you so much. Thank you, Jacob. Meron ka bang i-air or meron kang babatiin? Babatiin ko lang po yung Tolentino family. Si Ma'am Nora Losada, Domingo Losada, yung mga brother ko, si Joshua Jetro Jabez, na nasa Riyadh siya. Yung wife ko, si Altea, tsaka yung anak ko, si Aki. Yun lang po. Aki and Alia. Altea po. Altea, okay. Naku, Altea, medyo malulungkot ka. Alis na pala si ano. Pero yan ay para sa inyong kinabukasan. Sakripisyo din sa kay Jacob at ating ibang OFWs na umalis para maiwanan kayo, no? Pero yan, angkla mo, nakakalungkot naman, nakaka-inlove din. Anyway, yan po si Jacob Ernest Tolentino, nakasama ni Anz Aguro na ating in-house. Bago po magtapos ang anti-drugs ako at iba pa, meron akong iba pang portion. Ito po yung ano, traffic na naman sa Maynila. Major, Captain, yung traffic sa Maynila, ang sabi niya, nasa middle lane yung nagda-drive sa akin. Nasdiyan pa baba ng Dimasalang. Yung may bridge yun, hindi ko alam, may papasok ng La Loma. So, nasa middle lane. Pupunta siya sa right side. Siyempre, from the middle, pupunta siya sa right side. Hinuli po ito. Buti na lang kasakay ako. Ang tanong, anong violation? Abrupt turning. Ano yun, abrupt turning? Hindi ba swerving yung ginawa na violation at walang violation ng swerving? From the middle lane going to the right. Hindi yung nandun ka na sa dulo tsaka ka magkakat ng corner. Hindi. Mga apat na sasakyan, so gumilid ka para luminya ka na. Hindi po abrupt. Yan yung Maynila, no? Matagal ko nang tinatawagan, hindi natin makontak-kontak yung head ng traffic. Sagutin nyo nga ako, ano ba abrupt turning? Sa Tagalog, ano Irish? Biglaan? Liko. Biglaang pagliko. Wala akong biglaang pagliko. Biglaang pagliko, dumiretso ka, lumiko ka bigla ng ganon. Abrupt po yun. Siguro tuturuan ko yung mag-Tagalog. Kasi sinasabi niya, sabi ko, swerving ba ang chinacharge mong violation? Ay, hindi ho, abrupt turn. Eh, baliw ka pala eh. Gusto ko sabihin sa kanya eh. Ngayon ho, sinasabi ko, baliw ka. Dahil mainita naman ang ulo ko sa pinagagawa niyo yan. Huwag niyo kaming niloloko mga motorista. Hindi naman marami ho sa amin na hindi walang yan, na nakikita niyo dyan. Huwag niyo kaming ginagago. Put, bawal ba yung gago? Eh, ganun yun eh. Eh, look guys, ayusin nyo yung trapiko nyo. Ayusin nyo yung violation na sinasabi nyo. Diyan din sa Santa Mesa, corner, yung Bima pa, corner ng Aurora Boulevard, ang sabi niya, beating the yellow lights. Excuse me, saan ba nakakuha ng beating the yellow lights? Siguro kahit saan mundo, walang beating the yellow lights eh. Mag-aral muna kayo ng trapiko, no? Kaya MMDA, turuan nyo nga muna itong sa Maynila.
yung abrupt turn ho, ibig sabihin nyo sa Tagalog, biglang liko, liko. Sa ano yun, sa Pasig yun, sa Tamesa, biglang liko. Pero sa traffic, hindi po yun. Nakakainis na kayo ah. Nakakapikong kayo. Huwag nyo binobobo ang mga driver. Dahil hindi nyo kayang gaguhin ang mga driver. Kaya ho kayo mga driver naman, mag-aral kayo ng traffic. Kailangan nyo matutuhan yan. O ako, galito ako sa mga tumatapak sa pedestrian ng mga sasakyan, di ba? Maganda yung nasa Facebook eh. Yung pinakita, yung tumapak sa pedestrian, ang ginawa ng mga pedestrian, sinampahan yung kotse. Yung kotse. Eh, ganyan o, pwede ho siguro yan, dito sa atin. Salbahe eh. Dito ho ah, ang traffic ho natin, ay huwag nyo kaming binobobo. Mga ano, marunong ho kami. Anyway ho, hindi lang po ako galit sa illegal na droga. Galit din ho ako sa mga umaabuso ng kapangyarihan. Ito po yung abuso ng kapangyarihan, lalong-lalo na sa mga taong walang alam sa kanilang proteksyon, karapatan, pantao. Ngayon po, pako tayo magpaalam. Pabayaan ko muna si ating Irish magbigay ng mga huling mensahe. Go ahead, Irish. Salamat po, Ma'am Bubot, sa pag-invite sa akin dito bilang tagapaghatid ng balita. At maraming salamat po sa lahat ng tumutok at nakinig sa anti-drugs ako at iba pa. Ako po muli si Irish Layas, ang inyong junior katropa. Nakita nyo na ho, may future tong batang ito. Ang cute pa. Ito po ang inyong lingkod, si Bubot Sarmiento ng anti-drugs ako at iba pa. Pabatiin ko bago lahat si Dr. Roland Menjola, kasama ni Jack Sia, Past President Jack Sia. Marami pong salamat at sa mga naniniwala, maniwala tayo na dapat maging maganda ang ating buhay. Hindi sa paraan ng pagnanakaw, hindi sa paraan pagbebenta ng droga, sa paraan ng tama na tayo hindi ikahihiya ng ating pamilya. Ito ang inyong lingkod. Ulit, Bubot Sarmiento. Mabuhay, Pilipinas! Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWWD 1134 kHz, Katropa Radio. Iba tayo!